Veggie, good morning po sa ating lahat. And this time, nandito pa rin po ang inyong Veggie Man sa Cavite. And under lockdown condition mo rin po tayo, no? Ibig sabihin, mukhang ito na po talaga yung new normal. So medyo limitado po yung ating galaw sa field. Kaya po ito na naman po tayo, online na naman po yung ating ginagawang pagtuturo and sharing mga knowledge sa ating mga farmers. And exciting din po ngayon yung ating topic. No, talaga nagkakagulo mga farmer ngayon dito sa pagtatanim nito. Luzon, Visayas, and Mindanao. Napakarami nagtatanim nito ngayon. Hit na hit itong produktong ito. And siyempre, nagbabalik yung ating kaibigan na talaga ng mga eksperto tungkol sa crop nutrition sa pagtatanim nitong produktong ito. Sir, magandang umaga po. Okay, magandang umaga Mr. Vegeman. Magandang umaga rin po doon sa ating mga tagapakinig ngayong araw na to. Ako nga po ulit, si Marcelo Espiritu, Senior Agronomist po ng Yara Fertilizer. At tama po yung sinabi ni Sir Mike, ang ating pag-uusapan po ngayon ay yung crop nutrition solution para po doon sa ating tanim na talong. Okay, Sir Mike? Talong, so wag na po nating patagalin, Sir Marce, no? Diretso na po tayo doon sa ating topic. Dahil kilala naman niya kayo, dahil meron na tayong mga series of webinars na nagawa. And ang masasabi ko lang, itong si Sir Marce ay talagang eksperto. Naging senior na nga siya dahil dito sa tagal na niya sa industry. And talagang yung mga lectures niya sa atin, kapakipakinabang sa ating pagtatanim. Okay, so Sir Marce, nasa inyo na po ako. Okay. Kayo na pong bahala. Okay. Salamat po, Sir Mike. Ay, ganito po. Nabanggit po ni Sir Mike kanina na under confinement tayo. Ito na yung ating new normal dahil nga po sa tinatawag nating virus, COVID virus, coronavirus. So, bilang panimula po, ito, ipapaalala ko na naman po ulit yung ating mga pag-iingat labad po dito sa coronavirus. Okay. Palagi po natin or ugaliin nating paghugas na ng kamay sa tamang pamamaraan. At iwasan po natin na hawakan ang ating mukha, bibig o mata dahil ito po yung pangunahing paraan para po makapasok yan sa katawan natin. Kung tayo po ay babahing or uubo, ugaliin po natin na takpan ang ilong at ang ating bibig. Panatiliin po natin yung ating kalinisan at malusog na pangangatawan. Kung mayroon po tayong kausap, i-maintain po natin yung social distancing na 1 o 2 meters ang layo po natin doon sa ating kinakausap. At umiwas po tayo o lumayo sa mga taong may sakit. Okay, sa pag-aalaga po ng kwan, maganda ang prospect sa pag-aalaga ng talong. Kaya lang, tandaan po natin, ang talong po, sensitive po yan sa transplanting shock. Okay, kaya kaimitan po, ang ginagawa na po dyan ngayon ay doon siya ipinalalaki sa seedling tray. Kasi yung dati-rati, ang sistema dyan, ilalagay doon sa seedbed. Doon pa ho itatanim yan. Pagkatapos ng seedbed, kukuhanin, bubunutin, saka itatransplant. Yung sistema pong yun, marami po yung magiging mortality. Kaya nag-come up po sila ngayon, ilagay mo sa seedling tray, bawat puno, isang butas ng seedling tray. Kaya pag itatransplant ninyo, buo yung lupa, maganda po yung formation ng roots, bihirang-bihira po yung magkakaroon kayo ng mortality. Although, merong mortality pero siguro po less than 1% pa yung inyong makikitang mortality. Okay, kalimitan po ang mga seedling na ginagamit sa pagpatatanim ng talong ay binibili po yan or ginagawa ng ibang mga farmer. Sila po yung gumagawa sa seedling tray pero dapat po, kung binili ninyo yan or kung kayo yung gumawa niyan, mayroon po yung dinaanan na tinatawag nating hardening. Kumbaga, ine-expose na natin po yan unti-unti sa init. Lessen na po yung ating pagdidilig kasi sa aktual na condition po ang mangyayari dyan, matindi yung sikat ng araw. Ang pagdidilig po natin dyan, minsan once a day na lang kasi sa seedling tray, ang ginagawa po nila 2 beses. Kaya po, bago kayo magtanim ng inyong seedling, kailangan po dumaan niya sa hardening. Okay lang po kung kayo ay bibili doon sa mga kumpanya na nagpo-produce po ng seedling. Kagaya po niyang sa East West, kapag umorder po kayo niya sa kanila, pag dineliver sa inyo, sigurado po harden na yun, pwede na ninyong itanim. So, hindi po yan magkakaroon nung tinatawag nating transplanting shock. Okay. Kailangan po ng talong yung tinatawag nating magandang pag-aalaga. So ano-ano po yun? Kailangan po maganda yung supply ng tubig. Yung irrigation po niya, kailangan nadidilig po regularly yan. Maganda po yung ibinibigay ninyong nutrition sa kanya.
kumpleto at balanse, at maganda rin po yung tinatawag nating proteksyon na ibinibigay ninyo laban po doon sa peste. Kung makikita po ninyo dyan sa screen ninyo, yan yung available natin na mga variety ng talong na makikita po ninyo sa merkado. Okay po, yan po yung kalimitan nyo. Pero meron po akong i-recommendan sa inyo, mas maganda po ito. Okay, okay. Kayo po, palagay ko, familiar kayo doon sa tinatawag nating Mucho F1. Okay, ngayon po, ito po ang dinadala na po nitong pangalan, Calixto F1. So, ano ang katangian ba ng Calixto F1? Okay, ang maturity po niya, 55 to 60 days. Maganda po yung tinatawag nating vigor niya. Yung katamtaman po yung haba, 23 to 25, yan yung kalimitang gusto po ng mga consumer. Ang diameter po niya, 3 to 3.5. Mabigat po ang timbang niyan. Maganda yung kulay at ang pinaka-importante po sa lahat, yung calyx color, yung tinitingnan ng mga consumer, ng mga mamimili, yung tangkay po niyan, berde po. Kasi mayroong mga variety na makikita mo, hindi maganda yung kulay ng pagka-berde. Eh, medyo nagsashy away po yung mga mamimili. Marami kayong maririnig na comment kapag ka po yan ay hindi magandang pagka-berde ang kulay. Okay po. Sa pagtatanim po ng talong, ang numero unong requirement po dyan, maganda yung land preparation. Okay, ano yung ibig kong sabihin doon? Dapat po, sa land preparation, magiging buhaghag yung lupa. Bihira po yung mga tipak o kung maaari, alisin ninyo yung malalaking tipak ng lupa. Dahil yan po, kapag ganyan yung lupa na prepare ninyo yung bukid ninyong yan, nakakakalat po ng maayos yung ugat ng itatanim ninyong talong. Okay. Maganda rin po yung paglalagay ng organic fertilizer. Okay, kalimitang ginagamit po natin ay chicken dung. Okay, bakit ba maganda yung gagamit tayo ng organic fertilizer? Kasi ang ginagawa po ng organic fertilizer, pinapataas po niya or pinapaganda niya yung tinatawag nating soil texture natin. Nagiging buhaghag yung lupa natin. Kasi kapag naging buhaghag ang lupa, magiging maganda yung pag nagdilig kayo, water penetration, maganda. Maganda yung sirkulasyon ng hangin. Maganda po yung pagkalat ng ugat. At kung kayo'y naglalagay po ng abono, yan po yung tinatawag nating tumutulong para sa mga binding site. Hindi po madadala ng tubig yung ating abono. Kung kailangan ng ating halaman yung ilagay ninyong abono, magagamit po ng halaman ninyo. Okay, pagkatapos po ng paglalagay ninyo ng organic fertilizer, ayan, nandyan na yung pagpiprepare ninyo ng tataniman ninyo. Yung iba, ang ginagawa lang po dyan, binibilog lang yung tataniman pero nakalinya po. Yung iba, nilalagyan po ng parang kama na, maliit na kama na diretso. Okay. Pagkatapos po na i-prepare nila yung tataniman, ayan, dalawa yung option dyan na gagawin. Pwede kang mag-plastic mulch or dili kaya ang ginagamit lang ng iba, yung organic mulch lang ang nilalagay nila. Yung tinatawag nating ipa o minsan nilalagay nila yung abo para ang lalayo nilang naman po ng paglalagay ng mulch ay mapigilan yung madaling pagkatayo ng lupa at saka po ang higit sa lahat, makontrol po natin yung paglago ng damo kasi kapag ka po masyadong marami yung damo na nakapalibot doon sa inyong nakatanim na talong, yan po ay tinatawag nating alternate host or pangalawang tirahan ng peste. Medyo mahihirapan po tayo pag-control ng peste. Okay. So, kung meron na kayong seedling nakalagay sa seedling tray or bibili kayo ng seedling mula dun sa mga commercial producers or sa mga kumpanya, kagaya po ng East West, ready na tayo ngayon sa pagka-transplant ng seedling. Okay. Sa pagka-transplant po ng seedling, ang kailangan po dyan, bago i-transplant, hanggang maari, meron tayong i-drench natin siya sa trichoderma solution. Okay. Meron pong na-available na nito sa merkado, makakabili kayo niyan kasi palagi naming ine-emphasize gumamit ng trichoderma kasi ito po yung tutulong sa iyo, natural na paraan para po maiwasan natin yung pag-atake ng mga fungus at bakterya doon sa ating mga nakatanim. Okay. Siyempre, kailangan din po natin ng basal fertilizer. So, ang gagamitin po natin, Yaramila Unique 6 or yung 16. At ang talaga ay 5 gram po bat. So, ang gagawin natin, uhukin din yung tatanyaman ng seedling, lagay tayo ng 5 grams, tabunan ng lupa,
bago po ipatong yung seedling. Huwag po nating diretsyong ipapatong yung seedling doon sa abono kasi ang mangyayari po niyan, masusunog yung ugat noon, maari pong ikamatay nung itatanim ninyong seedling. Okay, syempre, pagkatanim po, kailangan po ng light irrigation at saka po ating bibigyang proteksyon laban sa hayop, sa suso o kung naman pong mga peste na maaring kumain po ng dahon ng bagong tanim nating mga eggplant seedlings. Okay, ang Unique 16, maganda po. Ito po yung nire-recommenda namin dahil ito po mayroong dalawang klaseng nitrogen na malaki po yung tulong para po doon sa pangunahing pangangailangan ng ating bagong transplant. Okay, ang phosphorus po niyan, tatlong klase, yung ibinibigay niya yung kailangan ngayon, kailangan after 2 weeks, kailangan after 3 or 4 weeks. Okay, yan po yung magbibigay sa inyo ng sustansya para po maganda yung maging arangkada ng inyong seedling. Okay, so bilang yan, pagka-transplant natin, ang nangyayari doon sa tinatransplant natin, tumataas po yung pangangailangan niyan sa sustansya. So, ang ating seedlings po, kailangan maganda yung pag-uugat. Kailangan makapal, madami yung dahon. At syempre, kailangan matigas din yung puno para yan po ay hindi humahapay. So, makikita nyo, ang kailangan niyan, nitrogen, phosphorus, potassium. Pero hindi lang po yun. Kailangan pa rin yan yung calcium at boron. Okay. Yun pong ating pangangailangang sustansyang yon, dito po natin yan kukuhanin ngayon. Okay, tandaan ninyo, nagbigay na kayo ng complete fertilizer, so NPK. Pero saan natin kukuhanin ngayon yung calcium at boron? Yan, dito natin yan kukuhanin sa Nitrabor at ang gagawin po natin doon sa unang dalawang linggo, drenching po. Kasama rin po niyan yung pag-i-spray natin ng Yara Vita Bortra 100 ml to 160 ml per tank load po. Okay. So, ganun pa rin po. Kailangan din po natin regular na pagdidilig pero iwasan po natin na sobrang diligan yung ating mga bagong tanim. At syempre, babantayan na rin po natin yung pagpasok or pagdating ng peste kasi alam naman ninyo yung peste, yan ay dumarating doon sa hindi ninyo inaasahan. Kaya dapat imo-monitor po natin regularly yung ating mga bagong tanim. Okay. Sa Yara Liva Nitrabor, ito po kasi yung nabibigay niyan eh. Okay, meron na kayong supply ng NPK galing po doon sa Complete. Pero kailangan po niyan yung pinakamabilis na nitrogen na pwede mong ibigay. Yan po ay yung tinatawag nating nitrate nitrogen. Okay, bakit natin sinasabi or nire-recommenda ng maganda itong Yara Liva Nitrabor? Kasi ang taglay po niyan, nitrogen, calcium at boron. Okay. Yung nitrogen po, para yan mabilis kainin ng halaman ninyo, kailangan niya ng calcium. Ayun. Yung calcium, para po makapagtrabaho ng ayos yan, kailangan niyan boron. Kaya nga po, yung tatlong yon, yung kombinasyon ng tatlong yon, yun po yung makapagbibigay sa inyo ng mas madami or mas mabilis na nitrogen na magiging tulong po para masuportahan yung mabilis na paglaki po ng seedling ninyo. Gayon pa man din po, yung nire-recommenda naming pag-i-spray po ng Yara Vita Bortra, yan din po yung tutulong para po makapagkaroon tayo na magandang pagbuugat. Okay, so nakapasok na tayo doon sa unang dalawang linggo ngayon. Ano yung kailangan nating gagawin pagdating na ng 15 days to 45 days after transplanting? Okay, dyan po, ibig sabihin yan, nandun na siya sa vegetative stage. So, matindi na yung pangangailangan niyan sa sustansya. Kung mapapansin po ninyo, halos pareho yan doon sa first 14 days. Pero, yung dami po ng kailangan niyan, mas matindi na. Kasi habang lumalaki po yan, tumataas yung pangangailangan niyan. Hindi na po sasapat yung sasabihin mo na ididilig ko na galing lang doon sa Nitrabor. Okay? Kasi kung ganun ang gagawin po niyan, kung magkukulang yan doon sa mga sustansya, ito po yung unang yung pangunahing makikita na klase ng dahon ng talong ninyo. Yung mga matatandang dahon, magiging madilaw, hindi po maganda, hindi maberde ang kulay. Ibig sabihin, kulang na kayo sa nitrogen yan. So, para mabigay yan, ito ang ating nire-recommenda dyan. Paghaluin na ninyo ang Yara Liva Nitrabor, kasama po ang Unique 16, ang dami po niyan, 15 gramo bawat puno, at ang interval po niyan ay every 7 days. Kada linggo po. Diyan na din po pumapasok, nag-uumpisa yung
pagpasok ng mga peste, kaya nga po ang ginagawa na po natin diyan, kailangan alisin natin po yung mga insekto na may mga dalang virus, kasi kalimitan po ang tumatama po sa atin mga virus diseases. At kung meron man po tayong mga halaman na nakita natin na tinatamaan na po ng mga disease, kailangan po alisin na rin po natin yan. Okay, kagandahan po ng paglalagay ng Unique 16 at sa Yara Liva Nitrabor, ang magandang supply po ng nitrogen, phosphorus, potassium, maibibigay po ng dalawang produktong yan. Kagandahan din po niyan, sinusuportahan po din po ng abonong yan yung ating tolerance doon sa mga sakit na ating kalimitang tumatama po doon sa ating pagtatalong. At dito po, binibigyan na rin po ng suporta, preparasyon, nutritional support para po pagpasok doon sa ating pagbubulaklak. So, ibig sabihin yan, pinipreparan natin yung ating talong para kapag nagbulaklak, hindi po manlalaglag. At mangyayari niya, pag nagbulaklak, diretso po na magiging bunga. Okay, so pagpasok na po dyan sa flowering to harvesting, dito na po, mapapansin ninyo, iba na yung nutrient requirement ng ating mga pananim. Kung doon sa mga nakaraang stage, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium at boron ang ating kailangan, ngayon po, makikita ninyo, meron na pong karagdagan na magnesium, magkakaragdagang zinc, karagdagang sulfur requirement. Ayan po. So, kailangan na nating maibigay yan. So, ang sistema po ng pagbibigay, ipapaliwanag kayo sa susunod kasi kung kulang po yung ating ibibigay, ito po kalimitan ng nakikita ninyo. Yung dahon po, medyo patsy-patsy na ganyan. Kapag ganyan po yung dahon, hindi mo yan maaasahan na makagawa ng pagkain para po mapalaki yung inyong aanihing talong. Ang aanihing yung talong, kalimitan po, ganito, magkakaroon kayo ng fruit cracking na tinatawag. Meron po, mabilis tamaan po ng anthracnose at saka po yung tinatawag nating blossom end rot. So, ang ating solusyon po dyan, bigyan natin siya ng kumpleto at balancing nutrition para po mainganyo natin or matulungan natin yung ating halaman na makapagbulaklak, ma-develop yung bulaklak po sa ating aanihin na talong. Okay, kailangan din po sa puntong ito yung magandang supply ng calcium kasi yung calcium na nilagay nyo, Nitrabor, via doon sa ugat, dahan-dahan lang pong umaakyat yan. Eh, masyadong matindi po yung pangangailangan ng calcium natin doon sa bunga. Kaya ang ginagawa po natin, yung heavy requirement natin, sinusuportahan po natin yan ng pag-i-spray ng Yaravita Caltrac. At syempre, dito rin sa puntong ito, dito na po sumasakit ang ulo ng mga nagtatanim ng talong dahil dito po umaatake ng matindi yung tinatawag nating fruit and shoot borer. Sa bagay, ganito po, kung maganda po yung suportang nutrition na binibigay ninyo sa inyong nakatanim na tulong, malaki po yung maitutulong nito para po hindi kayo masyadong tamaan ng tinatawag nating fruit and shoot borer. Kasi kung sobra-sobra po ang inilalagay ninyong nitrogeno sa inyong halaman, mabango-mabango po yan sa mga peste. Kumbaga, attractant po yan sa kanila. So, ang gagawin po natin, makikita nyo, banayad lang yung pagdating ng nitrogen na inilalagay natin para nga po, hindi yan maging dahilan para kayo ay pupugin or pasyalan ng maraming peste. Okay, pero sa ganun din po, sinasabi ko pa rin po, kahit maganda yung nutritional support ninyo, hindi pa rin natin sasabihin na hindi na kayo mag-i-spray. Okay po? So, ito po yung ating kombinasyon, yung mga abono na ilalagay natin kapag pumasok na po tayo doon sa tinatawag nating flowering to harvesting stage. Okay, yung strong nutritional support po, manggagaling na yan dito sa kombinasyon po ng grower at saka po ng Nitrabor. Okay, kung wala pong grower sa inyong lugar, Winner at saka po Nitrabor. Yun po, yung dalawang yon. Pero kung ako ang tatanungin po ninyo, base po sa experience, ang pinakamagandang kombinasyon na ibibigay ninyo ay Yara Mila Winner plus Yara Liva Nitrabor. Kasi po, yung Winner, ang dala po noong sustansya, 8. Bukod doon sa NPK, mayroon po yung magnesium, sulfur, boron, manganese, at zinc. Yung grower po, 5 lang po ang dala niyan. Nitrogen, phosphorus, potassium, at saka po magnesium at boron. At bukod po doon sa paglalagay po ninyo, nabanggit ko kanina, doon sa paglalagay po ninyo ng abono sa lupa, meron po tayong nire-recommenda na spray,
yung Yara Vita Caltrac dahil ang gusto natin, yung nakikita niyong bulaklak, hindi yan man lalaglag. Dapat yun ay dumiretso para maging bunga. At saka po yung calcium, at saka po yung kombinasyon ng calcium at boron, yan po yung tumutulong para yung magkaroon kayo ng mas maraming bulaklak. Yun po yung dalawang yun eh. Yung kombinasyon ng dalawang yung calcium at boron, tutulong po yun doon sa pag-form ng maraming bulaklak. At yung pag-i-spray naman ninyo ng Caltrac, yan po yung nagbibigay tulong din, support ang nutrition para po hindi man laglag yung bulaklak, dumiretso po yan sa pagiging talong na ating aanihin. At kagandahan din po noon, yung paglalagay po natin ng calcium, yan po yung nakakapagpabigay ganda doon ng quality ng ating aanihin. Mas tumatagal po yung tinatawag nating shelf life kapag ka po tayo ay merong in-spray na Yara Vita Caltrac. Okay, mapansin po ninyo doon sa aming mga nire-recommendang mga abono, yung pangalan na Yaramila. Okay, Yaramila Unique 16, Yaramila Grower, Yaramila Winner. Ano po ba ang kagandahan po nito? Kasi yung Yaramila po namin, yan po, bawat butil ng abono yan. Nandun na po yung nitrogen, phosphorus, potassium. At bukod dito, bawat butil po niyan, nandun na rin po yung tinatawag nating mga microelement. Kasi kalimitan doon sa traditional na ginagawa ng mga magsasaka, ang ginagawa nila, bibili ng abono. Halimbawa po, bibili ng urea, bibili ng ammonium sulfate, bibili ng complete, bibili ng 0060. Pinaghahalo po niyan. Okay lang po na ganun, pinaghahalo-halo. Kaya lang po, ang disadvantage noon, ano yung 0060? Pino yon. Ano yung complete? Malaki yon. So paghaluin mo yung pino at saka yung mga malalaking butil, kalimitan, pag nilagay mo doon sa isang balde o sa takuyan, bago mo isabog sa bukid, ang mayayari dyan, mas marami po yung naandoon sa ibaba nung lalagyan ninyo. Kaya, pag nagsasabog kayo, yung unang salida ng sabog, kakaunti yung 0060. Habang tumatagal, mas marami yung 0060. So, uneven distribution po sa bukid. Pero sa paggamit po ng Yaramila, yung umpisa ninyo, sa panghuli, pareho po yung quantity ng inilalagay ninyo. Quantity, dami, at saka po yung quantity ng mga sustansyang ibinibigay ninyo bawat puno. Okay. Effective po ang efficiency ng fertilizer, Yara fertilizer po, maganda. Kaya ko po makikita nga ninyo yung mga nire-recommenda namin, kagaya ng Unique 16 sa basal, 5 grams lang. Yung sa ating drenching, isang lata po na sardina sa 16 liter ng tubig. Tapos pag kinanaw mo yon, ididilig mo, isang lata din lang ng sardinas. Tapos kapag ka po, pumasok na tayo doon sa ground application, yung una natin, 15 grams, 10 to 15 grams lang po ang ilalagay ninyo na magkahalo. Ganon din po sa Winner at saka Yara Liva Nitrabor. Kaya mapapansin po ninyo doon sa pinaghalo po na dalawang sako, ay 1,000 puno po ang malalagyan po noon. Okay, so balikan po natin ulit. Ito yung aking diniscuss kanina. Sa basal application po, Yaramila Unique 16, kasama po yung ating tinatawag na organic fertilizer, yung chicken dung. Kasi ang pinakamagandang approach po ngayon sa pagtatanim, yung tinatawag nating integrated nutrient management, kung saan pinaghalong organic fertilizer at saka po inorganic fertilizer. Okay, kapag tatanim natin po, pag nakakuhan, 3 to 14 days after transplanting, ang nire-recommenda po namin dyan, magde-drenching kayo, didiligin nyo yung abono ninyo, i-apply ninyo via tubig po. Tutunawin sa tubig, isang latang sardina sa 16 liter ng tubig. Tapos po, ididilig po ninyo sa bawat puno. Pero sa pagdidilig po, tandaan po natin, ho, iwasan na mabasa yung tangkay, iwasan na mabasa yung dahon. Kasi nandun po yung posibilidad na baka po masunog. Kasi abono po yung kinanaw ninyo sa tubig. Eh. Alam naman po ninyo yung abono. Pag napasayad po yan sa dahon, maari pong masunog yung dahon. Pagpasok na natin po sa 15 días hanggang 45 días, mataas na yung pangangailangan ng sustansya natin. Kailangan na po natin combined application ng Yaramila Unique 16, Yara Liva Nitrabor. At ang rate po na ginagamit natin dyan, 10 to 15 lang po, bawat puno. Okay, pag pumapasok na po tayo doon sa 46 to 120 days, yan po, magbabago na tayo ng rate dyan kasi ang abono or yung sustansyang pangangailangan ng ating talong
mataas na po. So yung sustansyang pangangailangan yon, tutugunan po natin ng kompleto at balancing nutrition sa pagbibigay ng grower o grower plus Nitrabor or winner plus Nitrabor. Siyempre, nandun po yung pag-spray din ng calcium dahil gusto natin po maiwasan yung palalaglag ng ating bulaklak. Okay, ganito po. Sa pag-aalaga po ng talong, hindi ninyo may iwasan. Ito po yung ating papasok ng mga peste. Makikita po ninyo yung sa kaliwa, yung sa seedbed po, at saka o kaya po dun sa tray. Antimano, meron na kayong limang problema dyan. Magiging problema, anim pala po yan. No? Meron kayong cutworm, leafhopper, whitefly, aphid, thrips, at saka mites. Seedbed pa lang po yan. Kapag ka po yan inilipat ninyo sa lupa, nakapag po sa bukid ninyo, ayan na po, unti-unti na, hanggang dumating po doon sa 5 weeks after transplanting, ito po yung pinakasakit ng ulo natin. Pero meron po kaming package of technology na pwede naming i-share sa inyo para po makontrol po natin yan economically. Hindi kami magre-recommenda po sa inyo ng tinatawag nating mamahaling gamot. Ang gusto rin po natin dito, pag kinokontrol nyo yan, isa sa isip natin yung tinatawag nating mode of action. Kasi ang gusto na, ang kalimitang ginagamit ng farmer, kung ano yung in-spray niya doon sa umpisa ng season, hanggang huli, yun pa rin ang in-spray niya. So ano nangyayari noon? Lumalabas yung tinatawag nating mga immune na peste. Kumbaga, yung ginagamit mong chemical, hindi na po nakakapatay ng masyado ng peste. Kumbaga, sasabihin ng mga farmer, iminumumog na lang ng peste yung ating mga chemical. Kaya patuloy ang sakit ng ulo. So paggamit po natin ang pag-rotate natin ng mga pesticidyo, iba-ibang mode of action, hindi po iba-ibang active ingredient or iba-ibang pangalan po, meron tayong sisilipin dyan ng mode of action. Kung paano natin yan ma-address, ayan po, tutulungan ko kayo. Kasi ang ginagawa ko po, pag mayroong sumasangguni sa aking farmer na mayroong problema po doon sa tinatawag nating mga peste, una kong tinatanong po, ano yung huli ninyong ginagamit? Ano yung malimit ninyong ginagamit? Kasi kung yun ang iyong ginagamit, hindi ako magre-recommenda na yun ang gamitin mo. Kasi most probably po, immune na yung peste. Mag-a-approach po tayo ng magandang insect resistance management program para po maalis natin yung tinatawag nating immune na insekto. Kaya kahit mumurahin na gamot, hindi ninyo dati ginagamit, gagamitin natin ngayon, magiging effective po yan para sa pag-control ng mga peste. Okay, tandaan lang po ninyo ho, kung sasangguni po kayo dito sa pag-control ng peste, i-message lang po ninyo ako sa messenger or doon po sa aking tinatawag na telepono, i-text nyo po ako doon, mag-uusap po tayo para po matulungan ko po kayo. Marami na po kaming natulungan ni Mr. Vegeman tungkol po dito sa larangan po ng pagtatanim ng mga gulay. At nagpapasalamat nga po ako kay Mr. Vegeman dahil binigyan niya kami ng pagkakataon na makapag-present sa kanyang mga grupo. At talaga pong maganda po, overwhelming po yung nagiging response ng mga farmers. So, ito po yung last slide ko. Nagpapasalamat po ako. Again, Mr. Vegeman, salamat po ulit sa pagbibigay mo sa amin ng chance na makapag-present po ng aming programa para po dito sa ating pag-aalaga po ng talong. Sir? Okay, Sir Marce. Ang masasabi ko is talagang maganda. No? Kompletong-kompleto na naman. Mula sa buto, sabi nga natin, meron tayong magagandang seeds ng talong, yes, o variety ng talong na pwedeng pagpilian. And gusto ko rin ipaalam sa lahat na yung Calixto na dating mucho is available na po yan sa market ngayon, yung seeds niyan. Kasi matagal pong nawala yan dahil sobrang lakas ng bentahan niyan. Sa Mindanao talaga nagkaabusan ng buto yan. And luckily meron na pong available ngayon sa merkado. And pangalawa, Sir Marce, napansin ko na talaga pa lang yung proper fertilization, meron din pala siyang epekto dun sa mga management ng mga peste at saka mga sakit. Yes, sir. Totoo po yun, sir. Oho, totoo po. Lahat ng crop po yan, sir. Kaya nga po, ginagabayan namin sila na huwag kayong mag-over-apply kasi yung dating sistema po ng pag-apply ng farmer, wala pong basis. Basta tira sila ng tira. Ang ngayon po, base po sa siyensya, kailangan huwag kang lalampas sa level na ganito every application mo. Yun na po yung aming ini-implement. Kasi alam naman po natin na gastos kapag ka naglagay ng abono. Yung gastos ng paglalagay ng abono, dapat hindi po yan makakaroon or magkakaroon ng epekto para
i-attract mo yung mga peste. Dapat yung gastusin mo sa abono, palalakihin mo yung iyong halaman, hindi yung palalapitin mo rin yung peste. Yun po yung aming ginagawang mga move ngayon para po matulungan ang husto yung ating magsasaka. Tama po, no? Hindi po yung basta tira lang ng tira, no? Kalahin yes, sir. Yes, sir. Abono, padami ng padami. Yes, sir. Kasi po nga, meron niyang, ano, kumbaga, may threshold din yan, ano? May maximum. Yes, na, sir. Kumbaga, pag in-apply mo, hindi naman niya lahat kakainin yun, ano? Oh, yes, sir. Kasi ang tandaan din po natin, yung sinasaka ng farmer, yan yung kabuhayan nila. Kaya dapat alagaan natin yan. Kasi kung basta kalagay ng lagay ng kung ano-ano dyan, instead na mapaganda mo yan, sisirain mo yan. Pag nasira yan, saan ka kukuha ng kabuhayan? Lalo kang mahihirapan yan. So, yun po. Gusto namin i-improve namin yung yield ng farmer and at the same time, i-improve natin yung bukid niya para continue season in, season out doon sa generation na papalit sa kanya. Pakikinabangan pa rin ng husto yung kanyang dating bukid. Okay? Okay. Sir Mercer, saan naman po pwedeng mabili o saan available itong mga produkto ng Yara? Okay. Oh, magandang tanong po yan. Ganito po. Ang produkto naman po namin, available po yan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Halimbawa po, napanood ninyo itong kan, yung mga nanonood po ngayon, itatanong ninyo kung saan available. I-text lang po ninyo yung location ninyo kasi meron na akong complete list nationwide ng mga dealers, ng distributors at doon ko po kayo i-refer para po makuha ninyo yung aming mga nire-recommenda na abonong gagamitin po sa pag-aalaga ng talong. Okay. So speaking of cellphone number, Sir Marcia, ano nga po ulit yung inyong cellphone number? Okay. Ah, salamat po. Okay. Ang cellphone number ko po, tandaan po ninyo, 0918-934-1237. Ulitin ko po, 0918-934-1237. Marcelo Espiritu po ako, Senior Agronomist ng Yara Fertilizer. Okay. Sir Marcia, isang pong katanungan dyan, ano? Ano po ba talaga ang tamang prinsipyo sa pag-aabono para po sa mga farmer natin? Ang tamang prinsipyo ng pag-aabono po, lagi tandaan po natin, huwag po tayo maglalagay ng sobra. Kasi tandaan po natin ha, pag sobra, sobra din sa gastos. Pag sobra, sisirain po natin ang environment natin. At pag nasira natin ang environment, malaki yung impact po niyan sa production, malaki po yung impact niyan doon sa mga population natin. Lalong-lalo na rin po, malaki yung impact niyan doon sa papalit sa inyo. Kasi sabi nga nila ngayon, ang average daw ng mga farmers natin, ng age, nasa 55 to 60. Kung hindi po natin mag-aalagaan yung ating sakahan ngayon, ano na pong mangyayari doon sa papalit natin sa farmer? Eh, base nga po doon sa mga nagpo-comment sa akin, marami po tayong talagang interested. Mga bagong new blood po na papasok sa farming kasi sabi nila, nakikita nila, mas maganda ang prospect sa farmer. Naiintindihan nila, ah sir, ganito pala yung farming kasi yung dating nakikita ko, hindi ganito yung ginagawa. Eh, mas maganda yung approach. Naiintindihan ko, bakit sir pala ninyo ini-emphasize na ganito dapat yung gawin. Yun po, sir. Concern for the environment at saka po increasing productivity without harming the environment. Yun po yung aming adhikain, sir. Okay. Ganda. So, Sir Marce. So, yes, sir. Sa muli po, maraming salamat sa inyong oras at sa inyong, sabihin ko na, wisdom. Talagang yeah. Matindi talaga. Okay po. Senior ka na siguro dahil sa kagatel, no? Kung ito yung ginagawa mo, so kabisado mo na. Yes, sir. Okay. At saka, ganito naman po, sir. Ibinigay sa akin ni Lord yan ng libre po, kaya libre ko din pong pinamimigay yan doon sa ating mga kapwa. Para mapakinabangan po nila yung aking tinatawag na more than 40 years experience sa field of agriculture, malaking bagay po talaga yan para makakuha ako ng tamang mga informasyon, teknolohiya na maari pong gamitin ng ating mga Filipino farmers para po mapataas ang antas ng ani nila sa field of crop production po. Okay. Ito, so, Jose, maraming salamat po. Gayun din sa Yara Fertilizer, company na ito, no? Na talagang hindi nagsasawa sa pagtulong sa ating mga farmers pamamagitan ng pagpo-provide ng mga makabagong klase ng abono na talaga namang makakapagpataas ng ating ani. No? So sa mga viewers natin, maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag po sana kayong magsasawa. So mula po dito sa Cavite, ito po ang inyong Vegeman, Sir Mike the Vegeman. Maraming salamat po. Salamat po.